Ma'am Yuna? Yes po. Sige, maaari nyo po bang ikwento yung nangyari? Nung ano po, rent-a-car po kami lahat. Meron po kami... Ah, hindi kayo mag... Hindi kayo isang rent-a-car? Magkakaibang rent-car po kami. Pero nagkakilala lang po kami kasi po, nung nag-post po ako sa Facebook about dun sa tao, nangyari po yung July 21, 11 PM, may tumawag po sa akin na pwede po bang mag-rent ng sasakyan, galing po akong Tagaytay, mag-vacation daw po sila sa Angeles. So sabi ko po, sige sir, pasend na lang po ako ng ID. Tapos po, tinurn over ko po yung sasakyan sa kanya, dun po malapit sa, nakipag-meet na lang po sa may friend ng coffee shop. Pagkatapos po, bali, kinabukasan po nun, may GPS pa po yung sasakyan. Tas, natatrack nyo pa? Opo, natatrack na. Pa po, okay. Yes po. Tas nung sumunod pa po na araw, dapat po, 23 ng 11 PM ang balik po nun. Bali, 48 hours po nasa kanyang sasakyan ko. Tapos po, nung 23 na ng, sabi ko po, sir, pull out ko na po yung sasakyan. Tapos po, ang sabi niya, ma'am, mag-e-extend na lang po kami kasi po, bumabagyo that day. Okay po, sa Angeles po. Tapos sabi ko po sa kanya, sige, mag-extend ka na lang po. And then bukas po, mag-meet tayo for another set ng contract na nag-e-extend po siya. Alright. Tapos po, nung kinabukasan po, tinanong ko po siya kung nasan po siya. Kasi po nung maga na yon, nawala na po yung GPS. Wala na po talaga, as in. Hindi nyo na alam kung nasan yung sasakyan nyo. Opo, as in cut na po. Pero hindi po ako nagpanic. Nag-message po ako sa kanya na, okay. Sir, pull out ko na lang po yung sasakyan, sabi ko. Tapos sabi niya, sige ma'am, pull out mo na lang. Pero that time po, nakat niya na yung GPS. Okay. Tapos po, ang sabi ko sa kanya, pull out ko na lang yung sasakyan. Tapos ang sabi niya po sa akin sige ma'am, pull out nyo na. So ako po, nagtanong ako, saang location ko po ipupull out yung sasakyan? Ang sabi niya po is Casino Filipino, which is sa Angeles din po. Okay. Sa may Balibago. Nagsabi pa po ako sa kanya ng, on the way na ako sir, sumagot pa po siya ng okay. Tapos po, pagpunta ko doon, siguro mga 30 minutes na po akong nandun. May hotel din po sa may loob ng Casino Filipino. Yung Century Hotel po. Sabi niya doon daw po siya nag-check-in. Kasi po, if sa Casino Filipino, wala pong hotel talaga. Casino lang po, okay, talaga siya. Okay. Tapos po, mga 30 minutes na wala na po siyang sagot. As in, wala na. Tapos kinat niya na po ako. Ang nag-message po sa kanya na sumunod is yung tita ko na. Ang sabi po, nasan po siya, ganyan. Tapos ang banggit niya po is, nasangla niya daw po yung sasakyan ko na ng 250 sa tao. Sa 250, casino. Baka sa casino, sa casino. Pero po, lahat po kami, pare-pareho po siya ng sinasabi. Ah, so modus niya talaga yan. Opo. Actually po, 1 hour lang po yung pagitan ng pagkuha ng sasakyan sa akin at pagkuha ng sasakyan sa kanya. Okay, wait lang. So, apat kayo? So, apat na sasakyan? Hindi po. Bali, tatlo po. Sila po kasi magkapatid. Ah, magkapatid. Ang nag-turn over po ng sasakyan is yung kapatid niya. Okay. Tapos po, yung isa naman po, Hilux naman po. Pare-parehas ba yung ID na prinesen sa inyo? Magkakaiba po. Iba-iba po yung identity niya. Pero po, meron siyang mugshot from Baguio. Wait lang. So, teka lang ha. Anong representation niya sa iyo? Anong pangalan niya? Walter po. Walter Castillo Borja. Walter Castillo Borja. Okay, sa iyo naman. Same po kami. Parehas kayo. Same po. Sa iyo, sir. Anong pangalan niya sa inyo? Ang ginamit po niyang name sa amin is Amadeo R. Mendoza po. Okay, so apparently ang dami niya talagang ginagamit, yes, no? Po. Madami po talaga. So parang sindikato na siguro to, Shari. Opo, meron attorney Amadeo Mendoza, Walter Borja yes, and po. Miles Carino. Yes po, may yes po. Picture meron pa pong po iba? Kayong, meron pa lahat pong iba? Po meron. Okay. Meron pa po, madami opo, pa po. Marami pa po. Pero bukod dyan, nabanggit mo kanina, yes, madam, po. No, na may mugshot. Opo, may mugshot po siya. Actually po, may friend po kasi ako sa Baguio. Tapos pinacheck ko po siya. Kung kasi po may nag-message po sa akin na from Baguio na dapat po magkikase sila, pero po nakiusap yung magulang na babayaran, no, yung magulang po ng lalaki, na babayaran na lang daw po yung sasakyan na naibenta niya. Which is, until now, since 2022 po, until now, di ang nabibigay pa lang po sa kanila is 500,000. Na ang halaga po nung sasakyan na kinuha niya is nasa 1 million. Okay, teka lang ha. So, in short, nagawa na rin niya to sa Baguio. Yes po, three. Kinasuhan na siya doon, carnapping. Yes po. Estafa and carnapping, yes, yung kinaso sa kanya, yes, kaya may mugshot siya. Yes po. Ngayon, nagkaaregluhan. Yes, ganun po. Yung nangyari doon.
Eh baka nga hindi lang sa Baguio na may kaso opo. To. Opo. Kasi, pero alam niyo na ba yung totoong identity nito ngayon? Yes opo. Po, yung nasa mugshot niya po. Okay, anong nakalagay sa mugshot? Dustin James. Dusty James po. Dizon? Ay, Dizon ba? Ito po. Okay. Dusty James Dizon. Dizon. Yes po. Okay. Ah, okay. Pare-parehas po yung nangyari sa inyo, no? Yes, yung kay Madam. Opo. Okay. Ano po usually yung rason bakit nawawala na lang yung GPS? Bigla lang po talaga eh. Diba, yung naka-tornilyo ba yun? Alam po niya lahat. Alam po niya lahat. Kahit po yung mismo marunong talaga. Yung built-in opo. GPS po ng Ford, natatanggal. Yung sa Toyota rin po natatanggal. Okay. Ngayon, ang fear ko dyan, baka chinap-chop na yung mga sasakyan ninyo. Nahanap nyo na ba? Hindi po. Pero na-report na po natin sa kapulisan. Nag-report po. Nag-police report na po kami. Colonel, si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Magandang hapon. Sir? Yes, sir. Magandang hapon. Nakarating po ba sa inyo itong parang lumalabas na modus ng isang Dusty James Dizon kung saan binibiktima niya yung mga nasa rent-a-car business? Re-rentahan yung sasakyan tapos hindi na ibinabalik. Aware po ba kayo dito, Colonel Kasupanan? Attorney, yun pong personality, ipapacheck po natin kung may existing records na siya dito sa amin or may previous complaints na. Okay. Pero yung modus operandi po niya is common po yan na nangyayari sa ngayon, lalong-lalo na yung mga victim natin na engaged sa rent a car. Yung mga may rental business at saka yung mga freelancer na individual na sasakyan para po makatulong sa pagbabayad ng renta ay pinaparentahan po nila yung kanilang mga sasakyan. Okay. At sa mga ganun po na mga cases, Colonel, tayo po ba ay nakakapagsampa ng mga kaso laban dito sa mga kawatan na to? Opo. Pinaka-primary po, kailangan po nating makausap yung mga victim, pumunta po sa amin at para po mai-assist natin sila sa pagpapail ng kaukulang complaint po dun sa suspect. Yes, yes. So dito, I think kayo, pwede nyo nang sampahan ng kasong kriminal to eh. Etong si Mr. Dusty James Dizon, I think that would be the best for now. Kasi I understand. Yes po, attorney, opo. I understand. Magre-request kami eh. Opo. Sa mga victims natin, kung doon nakapag-report na sila sa local police, pumunta rin po sila rito sa Highway Patrol Group po para katuwang po natin ang mga territorial police units natin sa pagtulong po sa kanila na ma-recover at saka mahuli po yung suspect. Yes, yes po. Kasi ang nakikita ko dito, Colonel Kasupanan, hindi lang yung carnapping. Kasi I think may falsification din yan. Ang dami niyang apparently mga identification na ginagawa. Okay? So ano ba yung ID niyan? Drivers? Driver's license. National ID. Tsaka ano po? Oh, so obviously mga yan, mga public documents supposedly. 'Di ba na fino-falsify nito. So ang daming pwede nating isampa, Colonel Kasupanan, dito sa ating suspect. Opo, attorney, kasama po yan sa during the process po ng gagawin nating investigation. Lahat po ng possible violations na nagawa nung suspect natin. Colonel, meron po ba kayong mga advice, no, sa ating mga nakikinig ngayon na siguro nasa rent-a-car business or iniisip pa lang na mag-engage sa ganitong klase po ng negosyo? Ano pong ma-advise nyo para maiwasan yung ganitong klaseng mga kawatan? Yes po, sa mga kababayan po natin, lalo na po yung ma-engage sa ganyang business ng rental business, unang-una po, gawin po nilang strenuous yung pag-check, pagpa-background check nung kanilang mga nakaka-transaction. So, hanggat maaari po, hingan sila ng kaukulang mga clearances at saka yung ID po, i-check po. And then, may mga best practice po yung ibang mga car rentals natin na dinadagdagan nila o naglalagay sila ng additional GPS po doon sa unit nila. Bukod doon sa unit na galing po sa dealer ay mas maigi po na maglagay sila ng sarili nilang GPS, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kung kaya nilang lagyan ng tatlo, mas maigi po. No, para hindi nila alam kung ano yung mga tatanggalin. Akala nila natanggal na nila pero matatrack pa pala. Mga yan po, opo. Ganong security features, kumbaga po, Colonel. Opo, opo. Okay, ganun pa man, Colonel, no, siyempre, ating mga biktima, kawawa naman. Pag ganito na hindi nila mahabol, at least no, yung kanilang sasakyang hanggang ngayon po ay nawawala. Colonel, lalapit po kami sa inyo. Una,
para masampahan po natin ng kaukulang kaso etong si Mr. Dusty James Dizon, at sana mahanap din natin yung mga sasakyan po nila. At I think, Colonel, dahil dito po sa paglapit po nila sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo, I think baka marami pang magsusumbong ngayon. Ang dami pa palang ibang nabiktima nitong si Mr. Dusty James Dizon. Oo, yes po, sir. Opo. Opo. Colonel, ha, ilalapit po namin sila, sasamaan po ng reporter ni Senator Raffy Tulfo para matulungan din naman natin ang ating mga kapatid. Kawawa naman. Yes po, Atty. Opo. Sa lalong madaling panahon po sana, para po yung sasakyan nila ay mailagay natin sa alarm list nationwide, at saka po maaabisuhan yung mga government agency na involved sa registration ng sasakyan po, para po hindi ito maibenta o mailipat sa ibang tao po. Right, right. Yes. Sige po, maraming salamat po, Colonel Joel Kasupanan. Yes, maraming salamat din po. Okay. Ma'am, sir, ha? Ang ito nga, ano, para mahanap natin itong si Mr. Dusty James Dizon, kasi for sure nagtatago na yan. Shari, hindi na lang yung sarili niya itinatago niya, pati yung mga sasakyan para hindi mahanap. I think we should file the necessary case. Okay, yes. Para ma-issuean na siya ng warrant of arrest, para katulong na natin ang kapulisan para hanapin kung saan mang sulok ng Pilipinas mahanap itong si Mr. Dusty James Dizon. I think base dun sa mga nabanggit po ninyo, malinaw naman na may modus. Opo. Etong tao na to. Actually, hindi lang po sila isa. Hindi lang po siya mag-isa. May mga kasama po siyang babae na pinagbibigyan niya mismo ng sasakyan. For sure. Yes, for po. Sure. Kasi same day kayo, di ba? Sabi niyo. Kami po, same day. One hour difference lang po. 11 ako, 10 p.m. siya. Okay. Sige, okay. Kayo sir, kailan po nangyari yung sa inyo? Nung July 11 po namin. July 11. So within this month then? Yes po. Okay. Isang lugar lang po ba kayo? From Angeles po kami dalawa. Si sir. From Pangasinan po siya. So within, dito sa north? Yes po. Pero yung sasakyan po nila is nakat ng Angeles SNR. Yung GPS po. Doon po yung last na reading nila. Okay. So siguro dito sa area na yan, Shari, no? Yeah, nga po. Saan niyo po nakilala itong si Dusty James po? Ano po siya talaga, new renter sa amin. Bigla lang, paano po niya kayo yung approach? Meron po kasi sa page ko po kasi, may number po doon yung na pwedeng tawagan. Kasi po 24/7 po pwede kayong mag-rent sa amin. So tumawag po siya, like sabi niya po, ma'am, need ko po ng sasakyan, ganyan. Tapos sabi ko, tagasan po kayo, sabi kong gano'n. Tagaytay, ma'am, mag-vacation kami. Eh, wala po kaming gagamitin na sasakyan. Actually, nung minute ko po siya, may dala pa po siyang van. Ang sabi niya po sa akin is yung carpool daw po, sinakyan niya. Tapos sabi ko, eh sir, sabi kong ganyan, ba't di po kayo dun nag-rent? Parang di kayo nag-rent sa Tagaytay. Bakit dito? Correct. Ay pupunta na rin naman tapos po kayo. Tapos may van na eh. Baka carnap din yun. Yun nga po yun. Kasi ano, parang may nagbe-message din po sa akin na nawalan siya ng van. Pero po, hindi ko na in-entertain. Kasi po, ang hirap po, baka scammer din inaalam yung mga bawat galaw namin. Ganun po. So kung sino lang po yung nakita ko mismo in person na meron talaga, yun lang po yung nakasama ko, tas nakatulong ko rin ano po. Ano yung mga requirements na hinihingi nyo, ma'am? Ako po, may pinapapirmahan po akong contract, tapos that time po. Ano yung contract niyo, ma'am? Para po sa agreement po. Yung agreement po, okay. Namin, renter's agreement. Okay. Tapos po, kung kailan ibabalik, kung ano po yung mga dapat gawin bago ibalik yung sasakyan. Tapos po, nangingi po ako talaga ng passport at saka po ng driver's license. Eh that day po, yung kapatid ko po ang parang nakausap doon sa cellphone. Tapos sabi ko, sige, dali na natin. Okay na po daw kasi. Ganon din po yun sa kanya, kapatid niya din po. Anong sasakyan nyo yung man? Ford Territory po. Naku. Yung kay sir, Toyota Hilux po. Sa inyo, sir? Toyota Innova po. Puro Innova. SUV, puro tsaka SUV. Pickup. Yung mga high-end po yung inaano niya din. Mga SUV, kaganda po, SUV. Na mga SUV. Well, narinig niyo naman po kanina, no, ang ating si Colonel Joel Kasupanan. Yes po. Kung ano pang mga added features, no, at least security features na pwede nating i-introduce sa ating mga sasakyan for future. No? Hindi ba kayo nanghihingi ng, I don't know, kung sa mga rent a car, mayroon bang hiningi diyan na
collateral, parang ganun, wala ba? Ay, mga deposit, deposit. Mga deposit, wala parang po, ganun. Kami po wala. Kami po wala. Hindi kaya po siguro po sa kanya, sa... ang dali eh, no? Sa kanya. Opo. Ang daling gawin yon. Kasi basically, ginamit lang niyang, kumbaga parang capital niya sa kanyang krimen is yung paunang bayad sa inyo. Ang laki nung ginawang perwisyo nitong si Mr. Dusty James Dizon. Baka nakikinig siya. Okay, or sino man pang mga kasama niya diyan, ano pong mensahe niyo sa kanya? Sana itong nangyayari na to, may matutunan ka kasi sobrang dami mong napeperwisyo. Hindi mo din alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga taong pinerwisyo mo. Pakibalik mo na lang sana yung sasakyan tapos harapin mo lahat ng mga kaso mo na mga pagsisinungaling mo sa tao. Kasi po kawawa talaga yung yung ibang tao pa po na mapeperwisyo niya kung sakali. My suggestion is that you file the necessary case na. Ito, malakas naman yung laban po ninyo. Opo. Pero ang tanong ko, I think kailangan na rin tanongin siya rin kasi sa Baguio nangyari. Opo. E paano pag magkipag-aregluan sa inyo yan? Nag-usap-usap na po kami. Po yung mga father po niya. Namin. Itutuloy po namin kahit ma-recover namin yung mga unit namin. Okay. Yes po. Yeah, I think kailangan maturuan na rin ng leksyon. Kasi po yung nasa Baguio, naka-recover po siya dun. Ginawa niya na naman po ulit. Ang correct, sabi niya correct. Po sa Baguio na hindi na ganyan, babayaran daw po. Tapos naging okay yung nasa Baguio. So until now po, yung nasa Baguio din, sumasakit din yung ulo niya. Kasi po, hindi pa rin fully paid yung ng yung sasakyan niya na binenta nung Dusty James. Kami po talaga. And he has already proved himself, Shari, na siya yung tipong tao na hindi mo mapagkakatiwalaan. Yes po. Okay, so you don't enter into any agreement. Yes po. Okay, areglo pa man yan or whatever. Totoo. I think what he needs is a lesson. Opo. Okay, and ganito po ha, office po ni Senator Rafi Tulfo, ang tanggapan po niya dito, ay tutulong para ma-monitor natin, masamahan po kayo. Para Maraming salamat po. I-coordinate natin kay Colonel Joel Kasupanan. Yes po. At sana, no, ma-actionan po agad. Opo. Okay? So, yun lang po muna, ma'am, sir, yes, ha? Opo. At sana mahanap natin, yun na lang po muna. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po. Colonel Joel Kasupanan, maraming salamat po at magandang hapon. Yes po, ma'am. Asahan niyo po, Colonel, at tatawag po kami sa inyo at schedule po natin ang pagpunta po dyan ng ating mga kumplainan po dito sa TV5. Maraming salamat po, Colonel Joel Kasupanan. Magandang hapon po. Welcome po. I-schedule po natin yung pagpunta natin sa HPG at kung meron pa pong sasama o sa mga nanonood na nabiktima din po ni Dusty James, mas maganda po siguro na sumama na din po sa file po natin ng complaint sa HPG po. Opo. Maraming salamat po at magandang hapon po. Maraming salamat din po. Thank you po.